You are excited to read the message from here. Yung habang nasa work ka, tinitingnan mo yung messenger mo kung may bago bang message galing sa kanya. Kasi nakaka-excite yung may magandang dalaga na biglang nag-message sa'yo sa messenger. Pero hindi mo siya kilala, nagpapahiwatig. Gusto ka. Siyempre, tao lang tayo, lalaki tayo eh. Sino ba namang hindi mahulog ang loob ng isang lalaki sa magandang dalaga? Kung ang pakay nito ay she wants equality good relationship, yun ang pinakamagandang marinig sa mga dalaga. She wants equality good relationship from you. Tao lang tayo, nagmamahal at nasasaktan. Umaasa maangkin mo siya. Pero habang tumatagal yung conversation nyo, nagpapahiwatig na siya. Hey, malapit ng birthday ko. Anong gift mo sa akin? Siyempre, sinasakay mo lang din. Kasi hindi mo naman siya kilala in person. Bigla lang nag-message sa'yo sa messenger. Sinasakay mo lang siya. So habang tumatagal yung conversation nyo, doon mo siya nahuhuli ang tunay niyang pagkatao. Yung pala, isa rin pala siyang scammer. Once na hindi mo binigay sa kanya yung kahilingan niya, bigla kang i-block. Yun ang masakit. Maraming nangyari nito sa atin, hindi lang sa babae at sa kalalaki. Yung may nag-message sa'yo sa messenger, how are you? Kumusta ka? Gusto ko tayo makilala. Ano bang OFW ka ba? Una sa Pilipinas ka ba? Yung pag nalaman nila OFW ka, akala nila napakalaking sweldo mo, sumasawa ka ng pera. Pero sa totoo lang, ang mga OFW, hindi po yan sumasawa ng pera. Kung ano po ang buhay nyo dyan sa Pilipinas, ganun din po rito sa amin. Itlog at saka noodles, yan, kadalasan din po yan sa mga OFWs. Hindi po kami sumasawa ng pera dahil kami ay mahirap lang din. Hindi naman tayo mayaman. Kaya tayo naging OFW. Dahil, yun ang totoo. Yun ang totoo. Alam niyo mga kaibigan, sa mga gandang dalaga, payo ko lang sa inyo. Kahit sino, sa lalaki, maagwapo rin. Huwag niyong gawin paglaruan ng isang tao. Gagamit lang kayo ng social media para makapanguto o para makapanluko. Mamira ng kapwa ng Pilipino o kahit ano pang lahi, especially sa mga AFAM. Yun ang mga gawain ng ibang scammer sa atin. Gumagamit ng social media, ginagamit yung profile picture, hindi naman sa kanya. Hiram lang din o kinuha lang sa ibang tao. Yun ang masakit sa mga umaasa na magmamahal sa social media pero hindi mo kilala yung isang tao, mamahalin mo, magbibigay ka. Pero marami nangyari sa atin ha, kahit hindi mo siya nakilala in person. Nakita mo lang, magandang lalaki, magandang dalaga. Nahulog ang kalooban mo sa kanya dahil maganda siya. Maganda yung conversation, yung palitan niya ng mensahe. Pero, sa totoo lang, scammer pala siya. Habang tumatagal ang conversation niyo, yun na yun. Marami ka na naibigay, naloko ka na. Saan mo ngayon kukunin yung naibigay mo sa kanya? Naglaho ng parambula. Binlock ka sa messenger, sa social media, hindi mo na siya makontak. Yun ang mahirap sa atin. Huwag tayong magtiwala sa mga scammer. Marami. Marami sa ating mga kapwa-Pilipino na gumagamit ng social media para manguto lang, manloko ng kapwa Pilipino. Yun ang masakit. Huwag natin pirahan ang kapwa natin Pilipino. Lalo na sa mga OFW. Hindi po kami sumasako ng pera. Mahirap lang din po kami. Mahirap kitain ang pera. Beware of scammer sa social media. Yun ang may papayo ko sa mga kapwa-OFW na nagtitiwala sa social media, hindi pa nakita, hindi pa sila nag-meet in person. Pero nagtiwala na kaagad, nagbigay. Ito nangyari sa akin to ha. Nagbigay rin ako, pero sa akin, alam ko rin ang sarili ko. Pero dahil sa ayaw ko mapahiya sa kanya, so binigay ko na rin yung kahilingan niya. Pinadalahan ko para naman na hindi ako mapahiya sa magandang mensahe ko sa kanya. Sige, tutulungan kita, bibigyan ko sa iyo kahilingan mo. Pero, bakit ginawa niya akong
katatawanan. Binlock niya ako. Dahil yun ang katotohanan. Scammer siya. Kaya beware of scammer. Iwasan yung mga taong gumagamit ng social media para manloko lang ng kapwang Pilipino.